ikaw na sa minsan nag-worry ka kami ng tuturo mo. Kasi kung naubusan na kami dito, kailangan niya tuloy, dikstos. Ganun si Don. Kaya makita ko si Epon, praise the Lord. Sige, ha? My third. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord, Pastor. Alam mo si Don, sabi ko, Brad, hindi ako Pastor dito, ikaw pa rin, Pastor. Susunod ako sa'yo kung saan mo ko paratingin. Dito, sa cell charts, number two, ang burden ay burden ng lahat. Okay? All will carry. Dito, lahat, pastor lang. Dito, alam mo ba yung burden? Bigat ng ministry. Now, kung dito lahat may responsibility. Imagine mo kung anniversary na kami, niwala mga akong participation kahit isa. Nagbigyan ako ng team. Sila na lahat gumagawa. Kasi kung traditional tayo, ano mo ginagawa ng Indian music? Akin lang ako. Pakit tayo, balikan mo. Ha? Kung wala ang tiwala sa ano mo, chairman mo, ano pa? Punta ka naman sa ushering. Lahat na lang, lahat pagkain. Kaya before anniversary, plot down ang pastor. Pag-anniversary na lang. Anniversary, ang pastor. Nakalala na sa gilid doon. Tingin na ba sa kanila? Wala lang lakapit sa akin. Wala. Kasi oriented sila. Hindi trabaho ng pastor yan, trabaho ng members yan. Di ba? Pero ang traditional simbahan, lahat tinatanong sa pastor at alam mo ang pastor, Superman. Pastor na lang tayo nakakaalam. Pati peras, pastor. Pati loon. Lahat. Pastor na. Punta ng funeraria. Punta ng hospital. Panganak. Ang pastor carpenter, ang pastor doktor, ang pastor lawyer. Lahat ang pinagalan ng pastor. Yung makikita ng pastor sa pagkatawa ng pastor, hindi naman basta-basta lalapit siya kung wala kayo alam. Parang ganun eh. Pero kahit walang alam mo, pastor, yun ang kanilang mentalidad, pastor, kay all. Yeah. All in one, you know? Oo. Lalo ng Pilipino? Gusto wala kayong bigas, pag-pray mo ako. Sis, hindi lang kailangan ipag-pray yun, bigyan niya yan. Ito piso, bumili ka ng 5 kilo. Di ba? Pero wala, pastor. Pero binago ko yan. Sabi ko, medyo may mali eh. Tingnan natin ang Ephesians chapter 4. Pwede ba buksan yung Ephesians chapter 4? Buksan yung Bible mo. To the apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Okay, next. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Good. That we should okay, no longer. Ano po? Okay. Now, kung basahin mo mabilis yan, hindi mo maintindihan yan. Diba? Kasi minsan, ang kita yung mga tayo, okay, read the Bible. Read ka. Read ang sabi mo eh. Diba? Now, i-diagram ko para maintindihan natin lahat. Ang sabi ng Bible, itong gift na to, ito ang tinatawag na fivefold. Diba? Fivefold ministry. Yung sinasabing pastors, teachers, prophet, evangelist. Okay, now, huwag muna kayo mag-copy. Huwag muna kayo mag-copy kasi you cannot do this at the same time. You listen first. Now, ang pastor ay gift ng God.
God, particularly Jesus, binigyan tayo ng gifts ang local church. Ang church ay binigyan ng gifts. Lima. Office to. Now, ang purpose ng fivefold gifts na to, para i-equip ang mga tao. Pag sinabing equip, andoon na yung training, andoon na yung Word of God, andoon na yung practical, lahat, andoon na yun. Ngayon, pag matuto na, bigyan sila ng break doon sa ministry. Ang members ang kikilos sa ministry. Pag ito'y nabaliktad na ang gifts ay pupunta dito, gulo ang sinabi. Si pastor ay maraming ginagawa, ang members ay taga-upo at taga-palapak sa pastor. Si pastor lang ang nade-develop. Dito, yung development sa giftings, sa mga gifts dito, no? Dito lahat nade-develop. All nade-develop. Pero dito, si pastor lang ang gifted child. Promise. Oh, gifted child si pastor. Diba? Ang galing mo sa pastor, okay, hindi tayo. Ang galing mo pray pastor, yes! Ang galing mag-keyboard si pastor, yes! Mag-drums lang! Ang galing mag-keyboard. Ikaw pala pasta. Pagdating ng 40 years old, patay na si pastor. Iyako! Pastor, bakit naman matayo? Pastor, huwag mo na gawin niya sa amin si bahay. Ang galing ko yung pastor. Sambalin kita siya. Kung naman kay pastor, pero yan. Okay. Ang Diyos ang nagbigay ng gift para i-equip ang mga tao. Kasi ang tao ang magtatrabaho sa ministry. Ang purpose dito para magkaroon ng unity. Kasi pag ang pastor ay papasok sa finance, ang pastor ay papasok pa sa kung saan, they can ask question, consultation. Pero ang hands-on sa mga tao. Kahit magkabulang-kabulang yan. Kasi, wala na ako respeto eh. May mga pasto, galit-gagat. Wala ko ganyan, walang Spirit of God. Oh! Sino ka para makapagsabi ng Spirit of God? Have you noticed mga araw, mga sensitive ko na, quote-unquote, wala ko ngayon ang drummers, wala ko ngayon kasalanan niyan. Oh, see? Bakit? Yun nga, may gap. Pero kung hayaan mo ang tao magtrabaho sa ministry at magkakamali, consider. Nag-share ng Word of God, pabalik-balik, okay. Pero next time, tingnan mo yan. Magaling yan na teacher. Alam mo, saan ko kinukuha ang example niya? Hindi na tayo lalayo, mga kapatid. Nag-umpisa ako sa stammering. Nag-umpisa ako sa drum set. Ang buhay ko noon na ako'y dating bago ako nang born again. Kung hindi ako kumuha ng Lord, siguro patay na rin ako. 6 feet below the ground ako. Kasi adik-adik na ako nun. Na ako'y born again. Hindi pa ako nagpatuloy. Kumbaga nag-backslide ako. Pumasok ako sa yung asawa ko, ng girlfriend ko. Tapos dahil sa kahirapan, naging konduktor, driver, ng motor, jeep. Wala na akong pag-asa na makaangol. Kasi meron na ka ng anak, nag-aaral ka pa, ikaw pang gasto sa anak mo, ikaw pang gasto sa lahat-lahat. So isipin mo na lang yun, napakano. Sabi na ang karibigan ng doktor, Jimmy ka, sa church ba? At yun ang mata mo, tingnan ko nga. Putla-putla na, walang pula ito, wala kang iron. Punta ka na sa ato, opisina ko. So binigyan ako ng vitamins, ng iron. You see? Ang point ko dito is, kung ang buhay mo ay wala kay Kristo, kawawa ka. Now, when I started as a drummer, na ako'y na-promote ng Lord ng Bible teacher, quote-unquote, akala ko Bible teacher, ang bigat ng designation, tuturo ka salvation, isa lang ang takbo. At kaninuwa yun lang, makibalik ko po 6 years. sabi ng aming assistant pastor, Jim, wala kayo ibang alam, arkal nung walang. Pero marami nang naligtas.
Salvation, ako pa pinakauna, di ba? Mayroon si Mundin Basic Seminar. Kung naalala ko yan talaga, kakatukin ko yung ulo ko eh. Pero all things work together for good. Mayroon ako sa 17 Basic Seminar kasi ako pinakabubo na Bible decision. Dito na Salvation. Oh, Salvation. Unang dati ng mga tao, ako magsisay, ako ang mag, ano, tagadala na sa langit. Salvation. Alkanua. Sigaw na kung sigaw, Alkanua. New life in Christ, mahirap ko pang turo, ituro yun. Prayer, mahirap ko pang ituro yun. Is it? So, kung hindi ko binigyan ng break, hindi ako binigyan ng break, paano ako magiging international pastor? Hindi ako maulong mag-English. But I can teach in Bible school in English pure. Miracle yun. Grasya yun. Oh, mga estudyante ko, Mongolian, Pakistan, Koreans, Chinese, tuturuan mo yun ng Bible, Filipino ka. Praise the Lord, that's a blessing. Not in Filipino, but in English. O tingnan mo ang bakado, okay to. Tingnan mo, ano, kung hindi ka lang binago ni Jesus, wala ka, driver kayo mo dun. Okay, diba? Ha? Okay, so, gawin nyo ito. Kasi yan, equip. Members, you work. Mas magaan. Yung kasabihin ng mga members, alam mo, binib ako sa bayan ito. Talagang very zealous niya sa Panginoon. Hindi mo alam na ikaw, pwede ka rin. Okay. Kung nagawa niya, magawa mo rin. Amen. It's a matter of accepting the challenge. Amen. Kung gusto niya, magbadal siya, maging badal ka rin. Kung naging preacher siya, you can preach also. Si Moses nga, stammering. Ang-anga si Moses sa kanyang pagsasalita. Pero bakit mga tao ay nakinig siya 2 million? Do you think na? Ano kayo ba doon? So I challenge you this afternoon, please. Hindi pa ko sa sasabi ko. Any questions? No. Okay. I will introduce you to you. Ito lang si maraming tayo, kaya kaya po nang masyadong introduction na lang. Porn ako. Porn? Balikan na naman. Nagising na yung mga old. May your spirit, Lord, be upon us, O God, as we continue this discipleship next time. This is our prayer and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.